Ito po sa video natin ngayon, mga katropa, isishare ko po sa inyo, ituro ko po sa inyo step by step, lalo na kung mayroon po tayong wifi or internet connection sa bahay. Lalo na kung namroblema po tayo, mga katropa, na marami na pong nakapag-connect sa wifi modem router na hindi na po natin alam, or nakukuha po nila yung wifi password ng modem router natin sa makamag-anak man natin, sa kaibigan man natin, na sa pamamagitan ng tinatawag na QR code. Dahil once na mayroon pong nakapag-connect ng wifi natin doon sa password, pag once po na-scan po nila yan, automatic po, mga katropa, makikita yung wifi password, kagaya po sa ginawa natin ngayon. Ayan, scan po natin itong mobile po na isa. Ayan po. Pag once po na-scan yan, mga katropa, automatic po makikita na po yung ayan, yung SSID at saka yung password ng modem router. Kaya pwede na po nila to ipamimigay sa mga kakilala, kaibigan. Kaya hindi na natin alam na marami na pong nakakaalam sa wifi password. Kaya ituturo ko po to sa inyo, mga katropa. Ayan, actual po nating gagawin kung once po nakuha nila yung wifi password ng modem router natin, hindi na po tayo mag-alala or hindi na po tayo mamroblema. Kasi kahit anong login nila doon sa mobile phone na gusto nilang mag-connect sa modem natin o wifi natin, hindi po talaga sila makapag-connect sa modem natin o wifi router natin. Hindi po talaga sila makapag-access sa internet connection. Applicable po ito, mga katropa, kung ano mang modem or anumang network ang mayroon po kayo. Kung naka-Globe modem kayo or naka-PLDT kayo, lahat po ito, mga katropa, pwede po itong gagawin natin doon sa pinaka settings ng ating wifi router. Kaya ayan, sundan po natin itong video, mga katropa. Subok na po ito. Ito po yung ginagawa ko sa network. Wala po talagang nakapag-access sa aking wifi modem or wifi router. Ayan, kahit anong gagawin nila, connecting lang po, mga katropa. Ayan, kahit anong login doon sa password na nakukuha nila or nakikita nila or alam nila, wala pong mangyayari sa kanilang pagkukunik. Ayan, kung pansinin nyo po yung isang mobile po natin, ayan, may internet connection siya, may YouTube siya, dahil nga connected nga itong isang mobile phone doon sa pinaka wifi modem. Ngayon, nung naumpisahan natin yung video, iniscan nga natin yung QR code, nakuha nga natin yung password, pero pag ilogin din natin dito or i-type din natin yung password dito sa isang mobile phone, wala po talagang pag-asang makapag-connect, mga katropa. Connecting lang po ang nangyayari. Kaya sundan nyo po itong video at malaking tulong po ito sa inyong, mga katropa. Wala na pong makapag-access kahit sino. Pero bago po ang lahat, baguhan po kayo sa aking channel kung ngayon lang po kayo nakapanood, mga katropa. Please hit the subscribe and click the bell all para ma-notify po kayo sa mga gagawin pa nating mga tutorial. Kung nandito na po kayo sa aking channel, click nyo po itong video, ayan. At lalabas na po lahat ng aking mga tutorial na na-upload. Scroll down nyo lang po kung mayroon po kayong gustong matutunan or gustong malaman tungkol sa mga ginagawa nating mga tutorial tungkol po sa piso wifi hotspot business, tungkol po sa mga old router modem, at saka tungkol din po sa mga P2P or point-to-point long distance, mga katropa, kahit hanggang 18 to 20 kilometers distance. Okay, andito na po tayo ngayon, mga katropa, sa computer desktop po yung gamit natin. At kung mayroon naman po kayo laptop, depende na po kung ano po yung gagamitin nyo. Dito po sa browser, enter po natin, mga katropa, yung default IP address ng ating modem router. Ang sa akin naman ngayong gamit, ito po yung 192.168.100.1. Ito po kasi yung modem router ko ngayon. Ito po ang Converge ICT Fiber na po tayo. Ayan.
Then enter po natin yung user at saka yung password. At sa mga nagtatanong naman po, makikita po normally itong user password at saka yung IP address ng modem natin doon lang po sa pinakalikod. Ayan po. Okay, andito na po tayo sa pinaka-homepage mga katropa. Ito po yung makikita natin. Ayan, makikita po natin yung Wi-Fi device or cellphone na nakapag-connect sa modem router. Lalabas po dito mga katropa kung ano pong cellphone na gamit natin. Copy po natin yung MAC address. Kung yun lang pong yung cellphone na yun, ang gusto nating makapag-connect or magdagdag pa tayo ng cellphone or gadget na gusto makapag-access lang sa modem router. Ayan, punta po tayo sa advance, then security, then hanapin natin yung Wi-Fi MAC address filtering. Enable lang po natin mga katropa, tapos dito sa blacklist, palitan po natin ng whitelist, tapos click po yung new, tapos pag-click po natin ng new, lalabas po itong box kung saan natin ilagay yung MAC address ng mobile phone. Ayan, then nandiyan na po yung MAC address ng mobile phone na gusto nating makapag-access lang dito sa modem natin, click natin yung apply. Ayan po, then click po tayo ng new, okay lang po natin yan. Mayroon na po tayong isang devices na okay, balik na po tayo doon sa homepage. Tingnan naman natin doong gusto nating cellphone na pwede makapag-access ulit sa modem. Ika-copy lang po natin ulit yung MAC address. Kasi bawat devices po mga katropa, may kanya-kanya pong MAC address. Wala po talagang magkaparehan na MAC address. Kaya ganun din po kung may mga computer kayo na MAC address, kung gusto nyo pong maka-access, yun lang pong gagawin. Punta ulit tayo doon sa security. Punta ulit tayo doon sa wireless MAC address filtering. Click new. Ayan. Then okay. Then lalabas yung box. Paste lang po natin yung MAC address ng devices or computer or cellphone. Then click po natin yung apply. Pero mga katropa, pinaka-importante, naka-whitelist po tayo. Hindi po tayo sa blacklist. Dahil dalawa po kasing pagpipilian dyan, sa blacklist at saka sa whitelist. Pag sa blacklist kasi, makapag-connect sila, tapos pag nakikita natin yung mobile po na hindi natin kilala, iba-block lang po natin. Kaso hassle po yon dahil tuwing may nakikita tayong mobile phone or devices na hindi natin kilala, iba-block natin ng iba-block. Samantala kung naka-whitelist tayo, kung ano lang po yung naka-registered na devices or cellphone or computer sa mobile, router natin, Wi-Fi modem natin, yun lang po talaga ang makapag-access. Kaya naka-whitelist po tayo. Kaya ito na po yun mga katropa yung ginawa natin na hindi na po talaga makapag-connect kahit sinong gusto mag-connect or anong devices na mag-connect sa modem natin, hindi na po talaga sila makapag-connect. Ayan, dito naman po tayo sa computer, kung mayroon tayong computer or laptop na gustong makapag-access din sa router natin, click lang po natin itong dito sa computer na sign, tapos i-copy lang din po natin yung MAC address. Pagkatapos makopy natin yung MAC address ng computer or laptop, punta po tayo dito sa security, then punta tayo sa Wi-Fi MAC address filtering, then new, type okay, lalabas ulit dito yung box na yan mga katropa, paste lang po natin yung MAC address ng computer, din apply. Ayan, mayroon na po tayong tatlong devices or computer or cellphone na nakalagay sa whitelist. Ito pong pinaka-importante, din apply natin. Kung anong mang ilalagay natin dyan sa whitelist mga katropa, kung ilang cellphone, kung ilang computer, kung ano pang mga devices na gusto natin mag-connect lang sa mobile, yan lang po talaga ang makapag-access ng Wi-Fi modem natin o router natin. Wala na tayong alalahanin mga katropa kung sino mang gustong mag-connect ng modem natin o sa Wi-Fi natin. Wala po talagang makapag-access. Kaya sana nasundan nyo itong video mga katropa. Kung nakatulong po ito sa inyo, pwede nyo po itong i-share sa mga kamag-anak o kaibigan o mga kakilala para yung mga router din nila wala na pong makapag-access or sino mang gustong mag-connect sa pamamagitan nga ng sa umpisa natin na QR code or kahit alam pa nila yung password. Kaya maraming salamat mga katropa sa panonood, and see you on my next video, and God bless.